Ah, sakit niyan. Naku, ingat kayo niyan. Sabado pa yan? Parang hito yan, di ba? Hindi. Ayun. Oh, di ba? Tilapyang arroyo yung tawag dito, tay? Oo. Oh, akala nyo walang nabubuhay na tilapia dito sa Manila Bay? Kasi kayo, mayayaman kayo. Ayan, bumili ako ng isda, papakain sa... Papakain. Yung kingfisher, kakain ng isda. Ayan, yan, yan, yan. Oo, kinain yung isda! Oo, kinain yung isda! Dito po ako sa may Ocampo Street ng Maynila. So hanggang ngayon na hindi pa rin hinahakot itong basura na ito. Nakakatuwa po kasi nilinis po yung kalsada. Kung makikita nyo po, napakagandang tingnan. Wala tayong basurang nakikita. So natutuwa po ako, kabayan, kasi parang pinakinggan po nila ang ating hiling. Kayo na po mas musga kung ano po yung magiging komento nyo dito. Good job. Kung dati pinupunan natin, ngayon pasalamatan natin sila dahil pinakinggan po ang ating hiling na linisin po ang gumagapang na basura dito sa may kanto ng Maynila. Dito may sa may Ocampo Street, pagitan po ng tinatawag na Mabini sa Ocampo Street. Good job, mga kababayan. Nakakatuwa lang isipin na nalinis itong kanto na to. Good job, good job. Residente po ako dito sa malapit na tambakan ng basura. Natutuwa po ako kasi natanggal na po yung basura dito sa may gilid namin kasi nag-inari po ako dito. Mga dalawang linggo po ata tumagal yung mga basura dito bago natanggal sa gilid kasi masang-isang po yung amoy. Iba na po kasi yung amoy na ganit. Yung natanggal na po parang maliwalis ko yung dati niya. So yung pakiramdam mo ngayon na malinis na yung paligid mo? Ano po, okay na po yung hangin kasi yung sa hangin po namin na ano yung paghina po natin. Siyempre parang hindi po kaya yung sa katawan kung mabaho po yung amoy natin. Wala nang ano mga tawag dito, mga langaw? Wala naman na po kasi naalis na po yung mga basura. So araw-araw ka nagtitinda dito? Opo. Araw-araw? Pero mo rin nakikita yung basura. Masakit sa mata kasi. Madumi, syempre. Sino ng mga tao yung nakakakita? Sino ng mga tao yung gusto makita ng ganun, di ba? So magpasalamat ka sa mga official dito sa Maynila, mga barangay. Maraming salamat po dun sa mga sa taong gumawa ng action para matanggal po yung basura dito sa gilid namin. Ayan, tignan natin yung paninda ni ate. Ayan, ito yung mga paninda niya, mga kababayan. So, nakakatuwa kasi nawala na yung basura dito. Nagulat ako, pagtingin ko, wow, nakanglinis na ng ano. Ayan, ipakita natin. Ayan, kung dati po, yan, mabibisit ka, pero ngayon, matutuwa ka na. Diba, napakalinis. Bigyan po natin sila ng masibagong palakpakan. Congratulations! Malinis yung kalsada. Good job! Ate, salamat ha. Lagi nating babantayan yan pagka meron ulit. Wow. 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 Wow.
magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po si Esme Tipico. Nandito tayo sa Manila, Manila Bay. Kung nakita nyo po kanina yung kanto po ng Maynila dun sa may Mabini at pagitan po ng Ocampo Street. Malinis na po siya mga kababayan. Bigyan natin ng masibagong palakpakan ang mga barangay official doon. Lalong-lalo na yung mayor nila si Isko o kaya si Erap. Kahit papaano, bigyan natin ng credit kasi napakinggan po yung ating sumbong. Mukhang napunod po ang ating vlog. Good job! Good job! Umaksyon po kayo. Kahit medyo may katagalan pero na-appreciate po namin dahil nga po nagkaroon po kayo ng initiative para linisin ang kalye. Kung sino man po ang nakapanood ng mga vlog ko nung nakaraang linggo at nung nakaraang mga araw pa, mabibisit po kayo mga kababayan kasi napakadumi yung basura doon. Mukhang nanganak ng nanganak, tumambak ng tumambak. Pero ngayon masasabi ko lang, purihin natin sila, palakpakan natin sila. So good job, good job mga barangay official ng Maynila, maraming salamat. Isa lang masasabi po namin, patuloy lang pong maging malinis ang mga kanto dyan sa Maynila. Pupurihin namin kayo ng pupurihin. So asahan nyo po na pagka may nakita po kaming mga magaganda, ibabalita po namin at bibigyan po namin kayo ng papuri. So pag may nakita po kaming mga mali, pupunahin po namin kayo, huwag po kayo magtatampo. So nandito lang po tayo mga kababayan upang magbantay sa kalinisan ng ating kapaligiran. So ang masasabi ko lang, palakpakan natin po ang lokal na pamahalaan ng Maynila dahil pinakinggan po tayo, pinakinggan yung ating hiling na yung basura dyan ay matanggal. Good job! Bay, magandang hapon. Kumusta po kayo? Atay, kailan pa kayo dito sa ano, sa Manila? Dito sa Manila. So dito na kayo nag-stay. Ala, bakit hindi na kayo umuwi sa inyo? Dahil sa pag-aaral, gusto na ang magulang ko pag-aaralin ako. Kaya lang ayaw ko. Kaya ang ginawa ko, tumakas ako. So dito na kayo nag-stay? Oo. Kaya nasaan po yun? Saan? So ilang taon na kayo dito tayo sa Manila? 49 years. Grabe! 49 years. So dito na kayo lumaki talaga? 11 years ako nung tumakas ako. 11 years kayong umalis sa pamilya nyo. So wala na po kayong contact sa kanila? Wala na. Hindi naman ako binusulat. Wala na kayong balita sa kanila? Wala na. Baka patay na yung mga may mga kapatid pa kayo? Meron. Lima kami. Ako panganay. So dito na kayo tayo nakatira? Kung saan saan? Paano pag umulan? May tayo, magtayo. Grabe tayo, ang hirap pala ng katayuan nyo tayo. Tayo, ano bang nagtulak sa inyo na ano, ba't kayo lumaya sa inyo at pumunta dito sa Maynila? Yun nga yung pag-aaral. Ayaw pag-aaral nyo? Ayaw nyo mag-aaral? Ayaw akong mag-aaral.
pinipilit ako ng magulang ko na pag-aralin ako, pero ayaw ko mag-aral, kaya ang ginawa ko, tumakas ako. Ah, ganun ba? Hindi na ako bumalik sa amin. Hindi ako. Eh tayo, kung sakali na ano na may pagkakataon pa gusto niyong bumalik sa probinsya niyo. Patay na mga patay na mga. Hindi na kayo nakapag-asawa. Grabe tayo no, ang hirap pala ng buhay niyo dito. Eto yan, ano yung mga experience nyo dito na hindi nyo makakalimutan? Experience? Wala lang experience. May mga ano ba, may naka-experience pa kayo ng mga inabuso kayo? Sinaktan kayo dito? Wala naman tayo ganun. Pero grabe tayo akong 49 years na kayo dito. Talagang bata pa kayo nung nagpunta kayo at lumayas kayo sa inyo. 11 anyos lang. 16 na po ngayon. Grabe, 60 na po kayo ngayon. Tapos 11 years nun. Hindi ko lubos maisip yan tayo. So sana tayo magkaroon pa rin kayo ng magandang kinabukasan kahit na simpleng buhay lang. Eto kung sakali ano, anong mahihiling nyo sa halimbawa sa mga politiko na mga kurakot? Kasi mga kurakot eh, ayaw magbigay ng ano ng tulong sa mga mahihirap tayo eh. Wala na akong mahihiling. Wala na tayo. Kasi tama na yung mabuhay ako na magandang-ganyan. Nangangalakal kasi ako. Nangangalakal kayo. O tay, salamat po ha. Pinagbigyan nyo ako. Sana lagi po kayo mag-iingat. Gabayin pa rin kayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay po kayo. Nandito po tayo ngayon sa may Navy area kung saan po dito po karamihan po nangunguha po ng mga tilapia. Tay, kumusta po ang pangingisda nyo? Tay, tilapia ba talaga yan o ano? Tilapia? Eh sabi kasi nila hindi daw nabubuhay yung tilapia sa Manila Bay. Anong sa palagay nyo? Yun ang mali natin sa mga ano, mga nagsasabi na peke daw yung tilapia. Peke daw eh, pero ulo eh. Oh, hindi ba yung tilapia oh? Sige, panoorin nyo, mag-comment kayo kung hindi yung tilapia. Ewan ko na lang kung anong paningin nyo, hindi yung tilapia. Saan yung kanduli tay? Ito. Ayun yung, ay may ano yan, may tinik yan diba? Laki oh. Grabe oh. Oh, ingat kayo tay, baka maano kayo. Yun no? Yeset dyan, dalawa. Ah, sakit nyan. Ako, ingat kayo nyan. Sabato pa yan? Parang hito yan, di ba? Hindi. Ayun oh. Malakas yan pag ano. Ayun oh, laki ng panipit nyo. Ay yung ano, parang sa Ilocano, singil yan eh. Ano? Kanduli ba yan tay? Oo, kanduli. Oh yan, oh. Grabe oh. Ay, matinik ako niyan. Grabe oh, ang dami oh. Oh, kayong ano, nanonood, mag-comment kayo kung ano to. Oh, peke ba yan? Peke ba yung isda niyan? O plastic ba yan? Akala nyo, peke yung mga binablog ko? Oh. Eh, tinik ko. Grabe ano? May ganito pala no, iba't ibang uring isda yung nakukuha dito. Grabe yung klase yan dyan. Grabe oh. May mga bagaong. May pating pa ako ang pasok dyan eh. Pating pa? Ayan oh. Oh, dyan naman si Bigwak. Ay, Bigwak kuya, ano na. Ayan. Ayan. Oh.
Buti hindi yan natatakot sa tao, ano? Ibon na yan. Galing, no? Tay, baka pag wala kayong makuhang isda, siya na yung ming pamingwit nyo, ha? Ang aamo nila, ang grabe. Quack, quack, quack. Quack. Ano kaya? Ayan, bumili ako ng isda, papakain sa... Papakain. Yung kingfisher, kakain ng isda. Yan, 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 yan. Ay, ako na pusa. Ayun, ayun, o. Oh. Ito, ito siya, o. Oh. Yan, yan, yan. Sige, higyan kayo yan ang mga isda. Ayun, o. Oh. Hindi ko pa kasi may tao, eh. Tao, eh. Ah! Ang bagal mo! Ang bagal! Ay! Ay! Pupalan nila! Ala! Pinag-aagawan nila! Yun! Pinag-aagawan mo ba? Yun! Hindi! Ala! Ang laki niya! Grabe oh! Laki oh! Babay! Wala na! Wala! Inag-aagawan eh! So hindi sila natatakot sa tao. Ay mga anak. Ay mga anak, andito ko. Huwag kalala. Saan ba 'yung mga pamilya mo, tay? Wala pa, tay. Isa rin ba kayo sa mga kumukuha ng isda dito? Oo. Ano ba tay 'yung mga tambay rito ng uli ng isda? Ano ba 'yung mga klaseng isda na makukuha dito? Tilapia, kanduli, buwan-buwan. Ano ba yung banak? Banak. Balakapas. Kanina meron balakapas doon. O sige tayo, salamat ha. O yan, husgaan nyo ha. Kung tilapia to ha. O, akala nyo o yan o, tumatakbo po. O, husgaan nyo to. O, diba tilapia yan? Liwaliwanag o. O, diba? Tilapiang aroyo yung tawag dito tay. Oo, akala nyo walang nabubuhay na tilapia dito sa Manila Bay? Kasi kayo, mayayaman kayo. Hindi kayo naniniwala na may tilapia dito. Oo, in-update ko na kayo. Ang dami talagang tilapia. Ayan o, akala nyo umihinga pa sila o. Bali, ilang oras mo itong kinuha, tay? Kanina pa? Yun, buhay na buhay sila, oh. Laki, oh. Laking tilapia, oh. Tingnan mo. Yun, oh. Grabe sila, oh. Sasabi ni tatay, hindi niya binebenta, papakain niya daw sa aso. Social lang aso niya. O, oh, diba? O, oh, yan. Kala nyo, ha? Kala nyo, ha? Mag-comment kayo. Kala nyo, hindi totoo yung kinukuha ko dito. Sasabihin nyo kung fake news ako. O, oh, yan. Yan, tumatalon pa, o. Oh. Oh. Uy, ito, ito. Ano? Ala. Kaya, anong klaseng ibon to? Ito yung tinatawag na kingfisher ba? Bigwa. Uy! Ano na? Nakita nyo ulit ang Maxion na update ko dito sa Manila Bay. Kinunan ko po yung update ko nung nakaraan yung basura sa Maynila, sa may kanta ng Mabini at Pampoy Street. Ngayon, malinis na. Nakita nyo po. Good job! At yung mga nagsasabi dyan na fake news ang pinapakita ko dito regarding po dun sa tilapiang alat, nakita nyo po, kinakain ko pa yung mga isda at kinakain ko yung mga isda, kinakain ko yung mga kingfisher na tinatawag. Ang grabe, ang ganda tignan kasi napakaamo nila.
So yung mga isdang ano, pinapakain doon, binibili ko para naman yung mga namimingwit doon, hindi nakakahiya. So yan lang po yung update ko, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa abroad. Mabuhay po kayong lahat.